Good morning! What keeps you going? Bakit hanggang ngayon nagpapatuloy ka pa rin sa pagbablog? So, dito sa atin, maulan, medyo bumabaha na yung parte na kung saan merong sapa o river. And still, I am here. Nagbablog ako sa inyong harapan. Why? What keeps me going? So, my motivation is yung aking family. Gusto kong tulungan yung aking mga magulang, maihawon sila sa kahirapan. Kasi yung trabaho ko lang, hindi kayang ibahagi pa no, sa lahat-lahat ng aking mga relatives, lalong-lalo na sa aking mga kapatid. Gusto ko silang tulungan, gusto ko silang bigyan ng puhunan, at least. No. At meron tayong mga ministry na pangarap ko talagang makapunta sa iba't ibang makatulong, kahit paano makatulong, maka-extend ng help sa mga ministries. Kasi maraming mga missionaries ngayon na nag-share sa word ni God. Medyo malayo yung kanilang pinupuntahan. Kung hindi man ako, at least maka-extend ako ng help. And that what keeps me going. And of course, kahit na katulad ko, siguro isa ka rin small YouTuber na walang views, medyo matagal yung subscribers, yung watch hour mo, ang hirap at ang tagal umusad. Minsan gusto mo nang mag-give up, ayaw mo na. Pero napapanood ko si Doc Willie Ong. Sila yung si Doc Lisa at saka si Doc Willie Ong. Sila yung pinakaunang nag-inspire sa akin na gumawa ako ng vlog. And it helps a lot. Alam nyo, 10 years after, doon pa sila parang nag-boom. No, so nagsisimula sila noon sa walang ilaw, walang editing, lahat wala. So na-inspire ako sa kanila and hanggang ngayon nasa 1000 subscriber pa tayo. But hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam ko darating at darating din yung araw na dadami at dadami yung manunood sa mga videos mo. So siguro kung wala pang views, pwede nating i-share ang ating videos sa kasi nakikita ko doon sa analytics ko sa YouTube Studio, isa sa yung parang nakakatulong para madagdagan yung views ko ay yung nakalagay doon Facebook. So kasi sinishare ko ito sa Facebook, sinishare ko sa Messenger ko kapag meron akong bagong uploads. Hindi mo naman alam yung mga tao, darating at darating din yung araw, makukurious sila kung ano yung laman ng videos mo. Tapos, instead na mabibisi ka sa ibang mga gawain, i-career mo na yung pagbablog katulad ko. So, habang nasa malayo ako, minsan nagbabiyahe kami. So, ginagawa kong opportunity yun na makapag-vlog ako. At kahit ano man yung ginagawa ko, minsan ang nasa isip ko, sana may ma-upload na naman ako bago para sa mga viewers. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Paunti-unti lang naman din yan. Tsaka sabi ko nga, there's a time for everything. So kung hindi man ngayon, darating at darating din yung araw na talagang panonoodin ka. Mas maganda pa rin yung mga organic talaga yung mga viewers mo. Yung talagang viewers na gusto nila yung laman ng, yung content ng videos mo. Hindi yung napipilitan lang sila o hindi yung parang dahil inutusan mo lang sila na panoorin. Kung hindi, kasi mas madaming mga tao na naghahanap ngayon at talagang makikita kanila balang araw. Huwag ka lang mag-give up, patuloy lang kung ano yung mga nasimulan mo na, gawin mo, at saka huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit minsan nakakapagod, hindi madaling mag-edit, hindi madaling mag-upload, lalong-lalo na kung yung internet mo hindi naman siya ganun kalakasan, pero pagpapatuloy lang natin ang ating ginagawa. And alam ko magbubunga din ito at darating din yung araw na talagang sasabihin natin, wow, it's not in vain, hindi sayang yung ating mga pinahirapan. So sana na-inspire ko kayo ngayong araw, ngayong umaga, isang maulang umaga sa ating lahat, babagyo man, uulan man, maghahatid tayo ng inspirasyon sa lahat ng tagapanood. So, ayusin din natin yung ating mga titles, yung ating description, lagyan natin ng hashtags, tsaka yung ating tags, no? Ilagay mo na dyan yung pwedeng i-search ng mga tao. So, kagaya ko, my father is a king. Ang nasimulan kong, ano, yung pangalan. Tapos, ang pangalan ko ay Milab Navarro. Nilalagay ko yan sa tags. Tsaka yung mga importanteng pwede mong isabay dyan, ilagay dyan, lalong-lalo na sa description.
So, manood din tayo ng mga videos ng mga kasamahan natin na nauna sa atin. I-take natin yung advice nila dahil nakakatulong talaga yun. Maging teachable lang tayo. Kasi, at saka, patient. Kasi meron sa atin gusto agad-agad na mag 1,000 na or talagang ganun na. Hindi. Kailangan talaga nating maging patience. Paminsan-minsan, i-apply natin yan. It's a virtue. So, God bless everyone and thank you so much for watching. See you in my next vlog. Ikaw, what keeps you going? Pagpapatuloy mo yan.